transparency is key. Will you disclose your campaign contributors and how much they are giving you? Number two, Senator Villar, how will you convince us that you will not use your position to gain unfair advantage for your companies? Would you like me to repeat? Yung pangalawa po, if you believe transparency is key, will you disclose your campaign contributors and how much you are giving? We have a mandate. Number two. Before I do that, it would be siguro maganda rin na mag-stress sa sabi ng iba na, transparent, na may nag-influence, mag-attractive ganyan. Siguro, sasabihin mo rin, kung ikaw ay tumakam sa mga ako yung contributor, kasi sigurado sila ang papatang kong masap, kaya sila din yung pagkakas ng isang ang masasabi ko lang, ako naman, main yan, walang gumagasto sa akin, kaya wala akong boss. I'm my own man, and wala na dito yung kasama. Ako yung, what you see is what you get, it's money to that. The second question here was, how will you convince us that you will not use your position to gain unfair advantage for your company? Ang business ko, halimbawa, in the past, is housing. And housing is not a business na meron mga government protection, like PLDT, Garanto. Housing, wala pa nga akong kilalang bumili ng bahay dahil sa dalawa ko. Baka nga paglalaman sila dalawa ko yung bumili ng bahay. Ang bahay is a free market thing. You buy anywhere. Sa bahay ko may lana, you buy from. It's free market. Nag-advertise ka kung may bumili, bahala. Hindi, precisely I don't want businesses na may government approval or government. Even in the past. I don't need any, we never needed any government money in our business. In relation to campaign finance, because you invested so much on the campaign, do you intend to recoup your investment in some other place? Madalas mga tanong ako dyan, tapos siya sabi ko, I have so many dreams in my life. Okay. Aalim mo naman yan. Kunyari, nakapagpunta na ka. Lahat naman yan, hindi mo magandang naman na sa kumpan. Pero maganda siguro naman yun ay matupag yung pangarap mo. Meron na akong magandang pamilya. Okay naman. So paano? Natupag ko yung pangarap ko. Naging okay naman yung business ko. Natupag ko yung pangarap ko maging speaker. Hindi yung pangarap. It's more of nung maging congressman ako, siyempre, naging speaker ka. Senator ka, naging senate president. Natutupag naman na ako mga pangarap din. Ngayon naman, sa stage ng ating buhay, nakikita mo naman ito sa bilang isang public servant. Na, kasi ako gusto ko parati yung to do something that has never been done before. And to do something na nakakaroon ng epekto. Kaya nga, I said na tayo epekto. Nung bata ako, gusto ko mag-plan na aming nag-present. Nung bata ako, nung nasisimula ako sa housing, I said, gusto ko magtanim ng 100, maggawa ng 100,000 home. To me, the Filipino was built almost number 4. That was my dream of our nakamtam ko naman yan. Pero ito naman dream na being the man who would turn this country around, save us from poverty, is something na hindi mo mag-pressure. Ito isang bagay na worth it. Hindi mo pwede lagyan ng price tag yan. Pagka ito yung minari patay ka lang. Para marami yung magkaniyan yung tao na nag-turn around ng bansa na nag-resulti sa kahirapan. It's something na talaga ito. Kumbaga sa painting, hindi priceless siya.